Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagpapatuloy sa paliwanag ukol sa alam dunong tungkol pa rin sa agham. Bukod po doon sa ating nabanggit sa nakaraang video na mga tukoy na agham o particular sciences, ay meron pa ding isang uri ng agham na mahalaga na ating maalaman, sapagat hindi lahat po ng bagay na umiiral ay nasa kalikasan, no? O tinatawag sa Griego na physis. Hindi lahat ng bagay nasa physical na daigdig, kumbaga. Sapagat may mga bagay na lampas sa daigdig, no? Ng kalikasan. Halimbawa, meta, ito po yung salitang Griego ng ibig sabihin ay lampas. At physika, ito po yung salitang Griego, ta physika, mga bagay na likas, mga bagay na nasa kapaligiran. Kaya pag pinasama po itong meta, ta, fisika, okay, ito po ay bumubuo ng salitang metafisika. No, ang ibig sabihin po nito ay lampas sa kalikasan. No? Bukod po sa mga partikular na agham, ay may mga sangay ng mga ng agham na tumutukoy sa buong realidad. Hindi lang po tukoy o partikular, kundi buong realidad. No? Damay po lahat, no? At ito po yung tinatawag nating metafisika, no? Ang metafisika po ay agham din, no? Palibhasa, sa maraming tao, pag sinabi agham, ang naiisip agad lamang po ay yung tinatawag na mga likas na agham. Halimbawa, biolohiya, kimika, pisika, o di kaya yung mga pantaong agham. Halimbawa, sosyolohiya, kasaysayan, no? Pero ang metafisika po sa katunayan ay isang uri din ng agham. At ito po yung sinasabing pinakaganap. Bakit po? Sapagkat pinag-aaralan dito ang mga pangkalahatang kalagayan ng pagiging o being. Bilang pagiging. Being as being, kumbaga sa Ingles. At dahil po dito, nakakamit ng metafisika ang kaalamang sukdulan na pangkalahatan at kinakailangan. Mga kaalamang tumutukoy sa kahuli-hulihang mga sanhi ng tanang nagsisiiral. Ano baga ang pinagbubuhatan ng lahat, no? Kumbaga, ano yung puno at dulo ng buong realidad? Ito po yung sinasaklaw sa metafisika. Pagpalain tayo ng Diyos.